Dominador Hal Santiago, ang tinawag na De Rafael of Philippine comic book illustrator ng kapwa niya comics illustrator, writer, novelist na si Jim Fernandez. Sino si Rafael at bakit siya tinawag ni Jim Fernandez sa ganitong taguri? Sa kaalaman ng lahat, si Rafael ay si Rafaelio Sanzio de Urbino, isang Italianong pintor at arkitekto na hinangaan sa kanyang mga ginawang obra. His work is admired for his clarity of form, ease of composition, and visual achievement of the Neoplatonic ideal of human grandeur. Nasa dibuho ba ni Hal Santiago ang mga katangiang ito ng mga obra ni Rafael? Pagbalik ang tanaw muna natin ang ilang tala sa buhay ni Hal Santiago, kung saan ginamit ko mismong reference ang ibinigay niyang 2-page biography na sinulat niya mismo at kasamang ipinamigay sa mga dumalong comics personality sa parangal kay Mang Hal noong 2013. Ayon kay Mang Hal, nagsimula siyang mag-drawing sa comics noong 1957. Dahil wala siyang maibili ng gamit, nagpupunta siya sa kalapit na matadero para kumuha ng anumang buhok, buntot o balahibo na ginagawa niyang brush sa pagdidibuho. At dahil wala siyang pambili ng India ink, ang tiglimang sentimos na kulay itim na pangkulay sa sapatos ang ginagamit niya. Kung minsan, ang pinaglumaan ng panganay niyang kapatid na si Florencio, na kilala ng lahat bilang Bagay Florencio, ang hinihingi niya at inaayos para magamit niyang muli sa pagdodrawing. Ang unang nagbigay sa kanya ng break makapagdibuho sa comics ay ang Bulaklak Publication, at ang una niyang kwentong iginuhit ay May Pumagat na Sayang na nalathala sa Manila Classic. Nang mapansin ni Mr. Tud na manager ng comics publication na masyadong mahaba ang dominador, pinayuhan siya nitong paikliin ito bilang Don Santiago. Dahil isa si Hal Foster at ang mga obra nitong Prince Valiant ang pinakapaborito niya sa lahat, nagdesisyon siyang Hal na lamang ang gamitin, at sa comics ng GMS publication niya ito unang ginamit. 1960 din siya unang nabigyan ng break ng mga pagdibuho ng nobela sa pamamagitan ni Mr. Seal Evangelista na editor noon ng Screen Comics. Ginuwit niya ang nobelang Puso sa Puso ni Mario Del Mar. Sa Bookman Publishing naman niya iginuhit ang pangalawang nobela, ang Halaghag ni Ricardo Cruz. Ang ikatlong nobelang idinibuho niya ay mula kay Pablo S. Gomez. Ipinaguhit sa kanya ang nobela nitong Tatlong Hari na nagsilbing big break sa kanya dahil nasundan pa ito ng maraming pagtatandem nila. Noong 1967, iniluk siya ni Rading Mina Sabater, publisher ng at editor ng Four Aces Publication, para magsulat at magdibuho ng nobela. Dito niya ipinakilala ang kanyang kotatguhit na Conga. Ang nobelang Durando ni Pablo S. Gomez na iginuhit niya noong 1970 at naisalin sa pelikula ang dahilan, kaya nagkaroon siya ng chance ang mamit si Fernando Po Jr. Nagustuhan pala nito ang kanyang pagkakadibuho sa nobela, kaya ipinasundo siya nito para sila magkamit. Isa itong magandang pangyayaring naganap sa buhay ni Mang Hal na ayon sa kanya ay hindi niya malilimutan. Nang magdibuho siya sa Atlas Publication, nagustuhan ng general manager nito na si Mr. Carmelo Reyes ang kanyang gawa, kaya mula sa pagiging Class D, noong 1970 ginawa siyang Class B, and after 2 years naging Class A, at mataas na rin ang kanyang kompensasyong tinatanggap kaysa sa karaniwang dibuhista. Maraming obrang idinibuho si Hal sa Atlas Publication. Ilan dito ang Alas ni D.G. Salonga, Florinda ni Rico Bello Umagap, Diego Ribal ni Paul Santos, Matatalim na Pangil sa Gubat ni Carlo J. Caparas, at marami pang iba. Subalit nagkalamat ang kanyang katayuan sa Atlas Publication dahil sa hindi niya natanggihan ang kaibigang si Jim Fernandez, na gumawa sa rival comics publication ito na Graphic Arts Service. Naging dahilan ito para i-pull out ang katatguhit niya sa Atlas na Huling Umaga, at agad winakasan na hindi na siya ang nagdibuho kundi si June Burillo. Dito nagtapos ang illustration career ni Hal Santiago sa Atlas. Ganun man, kung nagsarado ang pinto sa kanya ng Atlas, pinto at bintana naman ang binuksan sa kanya ng gasi sa dami ng mga nobelang iniline up sa kanya. After 2 months,
Ipinasundo siya ng Atlas manager na si Mr. Davila at nagkausap sila kasama ang ilang matataas na opisyal nito. Lumapit din sa kanya si Carlo J. Caparas para bumalik sa Atlas, pero hindi na pwede ang kanyang isinagot. Naging masaya naman si Hal Santiago sa kanyang nilipatang bagong tahanan, ang Gasi, kasama ang API. Marami siya ditong kinatha at iginuhit. Ilan dito ang The Hands, Erickson, Talim, Monono, Bob Steele, 666, Orson, Catwin, Hogarth, Japanese Bat, Captain Crossbone, at marami pang iba. Dito rin niya nakatandem ang tinuguriang Margaret Michelle ng Pilipinas na si Elena M. Patron na itinuturing ding Queen o Filipino Comics Writer. Nagdibuho rin siya sa affiliated publication na nasa loob lang ng Gasi Compound, at dito ay muli niyang nakatandem si Carlo J. Caparas sa napakaganda nilang serye na mga aklat ng Rosas. Noong 2013, ipinagkaloob kay Mang Hal Santiago ang isang parangal ng KGP na pinangungunahan ni Mr. Joel Wayne Ganive. Dito ko rin siya unang nakita kung saan kasama rin niya ang kanyang pamilya para saksihan ang natatanging parangal na iyon na galing mismo sa mga naging kasamahan niya sa comics. Muli kaming nagkita noong Gasi Grand Reunion kung saan nakakwentuhan ko siya sandali. Ayon kay Mang Hal, nalilibang siya sa pagguhit ng kanyang comic mural at natapos na rin ang sinulat niyang sariling autobiography na pinamagatan niyang From Rags to Riches and Back. Unfortunately, yumao si Mang Hal Santiago noong February 21, 2021. Ganun man, sa mga naging tagasubaybay ng kanyang mga obrang sinulat at iginuhit sa comics, mananatiling buhay sa kanilang mga alaala ang pangalang Dominador o mas kilala bilang Hal Santiago na tinagurian ding The Raphael of Philippine Comic Book Illustrator.